lang sa akin ni Gabby yung magiging story. Siyempre, excited ako. Number one, excited ako. Maganda yung role ko. Number two, siyempre, excited ako dahil first time kong makakatrabaho sa pelikula si Claudine. Eh, bago ko ginawa yung movie, nakita kami ni Claudine dahil nagninong ako dun sa binyag ng kanyang anak. So, after mga ilang araw, sabi nga sa akin ni Claudine, "Kuya, may tatawag sa'yo dahil may movie. Palagay ko bagay sa'yo yung role na o-offer nila sa'yo." So, nung tumawag sa akin si Gabby, kinuwento niya sa akin yung role. And sabi ko, ang tagal ko nang hindi gumagawa na gay role. The last time na nag-gay role ako, siguro mga 20 years ago. Wow. Oo, kasi mga Andrew E. movies pa. So, nung pin-explain sa akin na magiging role ko, hindi siya yung gay na loud. Mm-hmm. Hindi siya yun eh. Magdamit lang loud. Yung mga kapatid dating LGBTQIA+ community, yeah. 20 years ago, iba yung portrayal sa media. Correct. Sa ngayon. Ngayon, mas ano, gay ako, pero hindi siya loud. Mayaman ako, kasi ako may-ari nung flower farm. And maganda yung magiging role ko dahil sa akin lalaki yung karakter ni Mutya. Sa akin siya magdadalaga. Saka sir, hindi siya yung pwesta dati, di ba, pag gay roles? Comedy lang siya. Hindi. Ito, 50% comedy, pero 50% drama siya. Buti available po kayo for the film. Yes, mag-shoot naman kami August eh. Nung inumpisahan ko tong movie, patapos na yung taping namin ng season 1 ng Walang Matigas na Police. Yes. So, nung tapusin ko tong movie, doon pumasok uli yung second season ng Walang Matigas na Police. So, eksakto siya. And in between ng Walang Matigas na Police and this movie, I was shooting Bad Boy 3 with Robin Padilla. Grabe nga, dahil nagkasunod-sunod yung project ko eh, di ba? Tsaka magaganda yung project ko, di ba? Kung pwede yung sarili mo ngayon, Dennis. Oo, hindi yes. Ka na bakante. Yes, for the past 6 months. Wow. Mga 7 months. Okay naman, may girlfriend ako ngayon. Wow. Pasensya na kayo, ha? May girlfriend ako ngayon. Kasi iba pa po to sa baby mama ng mga anak mo sa Australia. Yeah, I got separated noong 2020. So my ex-wife brought my children sa Sydney. Yung panganay ko si Gavin is already 11. Tapos yung bunso ko si Maddie is already 6. So for the past 3.5 years, doon na sila nakatira. Kaya medyo madugo ang labanan dahil medyo mahal ang child support. Dahil mahal ang dolyar eh. So, ang child support ay Australian dollars din. So, awa ng Diyos, I'm able to support and I'm able to send them yung kanilang monthly child support. So, yung monthly child support mo, dollars? Australian dollars, yes, yes. Wow. Australian so, dollars. Kaya lang naman, Dennis, ang sinusupport mo. Yeah. O kasi, walay na kami. So, yun. Kailangan ko silang isupport ng tuloy-tuloy at consistent kasi nag-a-apply ako ng Australian visa para madalaw sila. E pag badshot ka sa embassy, hindi ka mabibigyan ng visa. Pero maganda naman yung paghihiwalay niyo. No? Yes, maayos naman. So maganda naman yung co-parenting namin and regular ko naman sila nakakausap ng video call. Pero syempre mga this past 2 years talagang inaantay na ako ng dalawang bata na madalaw sila. Kaya lagi ako tinanong. Kaya talaga dun sa dalawa? Sobra, sobra. Ano po yung natutunan nyo sa hiwalayan nyo dito sa baby mama nyo na to? As opposed to, of course, your first. Well, yung character development nyo lang Yung character development, madali. Ngayon monthly, binibigyan mo talaga. Sige, siya. Yeah. Marami kang bagong natutunan sa buhay and kumbaga yung mga dati mong nagawang pagkakamali o pagkukulang, parang sana mabawi ko this time, parang ganun. So awa ng Diyos,
Tuloy-tuloy ang trabaho, so tuloy-tuloy din yung support. Sir, hindi ko malaki ang difference ngayon, would you say, ng relationship mo sa dalawang anak mo na nasa Sydney, dun sa mga... Anak ko nandito. Kasi, alam mo, yung mga anak ko, kung sino pa nga yung nando sa abroad, parang sa, mas madalas ko pa silang nakakausap. Although hindi ko sila mahawakan, hindi ko rin sila mayakap. Pero I hope itong mga dadating na months, dahil nagsimula na nga na... Nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung ma-receive ko yung text. Nung una nga, hindi ko alam. Sabi ko, number pa pala niya to? Number pa pala niya to. Pwede niyo inasakan talaga, nagulat talaga. Oo, hindi kasi mga... Ilang years. Oo, tagal. Hindi ako na... Nag-text lang siya. May short message siya ron. Tapos sumagot ako. Tapos mayroon din ako short message. Tapos yung short message ko, ang sinagot niya sa akin, ano lang, icon ng heart. Icon, heart. So ang sinagot ko, heart din. Pero sir, after that, nag-text pa kayo ulit? Hindi pa. Ano na kung tuloy yun? Kailan po yun? Kailan po ngayon na parang kung ano man yung nangyari before dun sa mga anak mo kay Marjorie? Okay? Yes. And this time, sa mga anak mo na kasi, para hindi mangyari ulit. Hindi ba ulit? Oo, yung naging relationship. Hindi siya pwedeng i-compare eh, kasi ano to eh, nung maghiwalay kami ni Marjorie, si Julia was already 10. Eh, this time ito, nung maghiwalay kami, si Gavin is only 8 eh. So, mas younger, pati siyempre yung utak, mas bata. Magkaiba yung... Ayak, nabasa ko yung mess. Actually, hindi ko alam, bigla na nang tumulo yung luha ko. So, are you hoping na after po Julia, sila Claudia, sila Leon, sana... Oh, sumunod. Yeah, so... I'm sure naman siguro nalaman din naman ng mga bata. Siguro nalaman din ni Claudia tsaka ni Leon na ate texted Papa. Pero sa si Leon kasi sa interview ko before talaga sabi niya, namimiss siya talaga kayo. Yes, naman. Kumbaga si Leon yung huli ko nakausap eh. Siya yung huli ko nakausap na sa kalalaki yun eh. Di ba? So, talaga namimiss ko siya. Sorry for asking. Hindi ko alam, hindi ko sure. Actually, kanina ng umaga, sino ba kausap ko? Tatanong ko pa nga lang kay Tito Jun. Gusto kong tanongin nga kay Tito Jun dahil dalawa o tatlong reporter na nag-text sa akin na sabi niya, Dennis, okay lang ba mag-react ka dahil nabalitaan namin na nag-text sa'yo, nag-greet sa'yo nung birthday mo. So, tinatanong ko sarili ko, okay lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya? Sabi ko, hindi ko alam kung tama, pero... Yun ang nararamdaman ko na okay naman na malaman ng tao na nag-text siya sa akin, di ba? Proud ako. Yung maturity kasi to actually, kahit of course the favorite in the past, the next ulit niya, right now, what will you do different this time na maayos kayo? I think I should talk to her more privately. Kasi hindi ko alam kung yung mga numbers nila existing pa. Tapos, pinagturo kasi sa akin na dun sa mga social platform na hindi mo malalaman naka-block ka. Kasi meron yatang mga pinipindot doon na hindi mo alam kung naka-block ka, pero actually naka-block ka. So there was a time na parang hindi na muna ako magre-reach out kasi palagi ko naka-block ako. So di ako, kaya nga naging nila sinasabi sa akin, ba't di mo tawagan, ba't di mo i-text? Kasi tinry ko din naman noon yun. Eh kaya lang nung wala akong reply na nare-receive, so sabi ko baka ako naka-block or hindi nila nare-receive. That's why I always greet them sa special occasion, Christmas, New Year, birthday, Valentine's, na binabati ko lang sila usually sa Instagram ng greetings ko. And I'm already sanay na walang reply. So sanay na ako.
Kaya nagulat kayo, no? So, kaya nagulat ako na binati ako nung birthday ko. Mga panood po nila ito ngayon, siyempre kung mahirap sila i-reach, ano po yung gusto nyong maparating? Na sana pag nag-greet ako, mag-reply na kayo sa akin. Yan lang. How would you say na yung text ni Julie, pinaka-best greet ng boy? Yes. I cried. Sure, kanina na pag-usapan ano, yung kasal. Kasi bali-balita nga yung pag-usapan na yung kasal ni Julia at ni Gerald. Natapos na ba kayo ni Gerald ulit? Hindi na. Hindi pa. The last time na kausap ko siya sa telepono pa, mga 20... Kailan mo sila naging boyfriend? Ay, na kung sasakali maiwis ang kasal, kausapin ka sana ni Gerald at mapaalam sa inyo. Hindi, kay Gerald... One time nakasama ni Gerard si Andrew. Sabi ni Andrew sa kanya, sabi niya, "Je, you talk to your Tito Dennis." Mm-hmm. Tapos sabi niya, "Yes, I will find a way to find to talk to Tito Dennis." Hindi nangyari. Tapos we went to Jensen para sa celebrity basketball, that was 2021. Parang sabi ni yung brother ko kasi si Gene Padilla, nakita sila sa court after ng celebrity game. It was the game of Jensen for MPBL. Naglalaro yata si Gerard for that team. So after nung celebrity game, ang susunod na game is the official game. So yung brother ko bumalik sa court, sinabi ni nung nakita ni Gerard yung brother ko, tumakbo si Gerard across the court para batiin yung brother ko, "Kuya Gene," ganyan-ganyan. At Tito Gene, sabi niya, nandun sa hotel yung Tito Dennis mo, pagka after ng game mo, kung wala kang gagawin, try to go there para magkausap kayo. Pero kaya nagkausap na kayo? Hindi, nung time na yun, hindi siya, wala. Wala pa. Hindi pa kami nagkausap. Hindi ko siya makaman-to-man na to? Yes. Pero sir, question lang, no? Kasi nung kasagsagan ng break, naging break up ni Bea at... Joshua Garcia did that to me. He talked to me. Oh. Yes. Okay. Sir, yung kasagsagan kasi ng issue nung kay Gerald, nung ginoo si Bea, kayo bilang tatay, nagkaroon ba kayo ng takot na baka gawin din sa anak niya before? Ni Gerald John? No, hindi mo naman pwedeng yan yun eh. Hindi mo pwede siyang i-generalize. Okay. Hindi porke nagawa mo nung una, magagawa mo ng pangalawa, hindi naman. Ano yan eh, case to case basis, di ba? Hindi siya padron. Hindi siya, di ba? Hindi siya pattern. Hindi. Yeah, kasi after all these years, di ba? Napatunayan niya na mahal niya yung anak ko eh. Saan nakikita ko mahal niya yung anak ko, kaya okay sa akin yun. Kaya nakita mo, Dennis, na para masabi mo seryoso si Gerald? Eh, pagkatapos ng maraming kontrobersya na yan, mahal mo pa rin yung anak ko. Oo. Kasi, di ba? Anong kontrobersya na yun? Well, di ba? Mula nung simula, controversial yung ano nila. Relasyon nila. Pero nakita sa altar? Mapupunta? Ikakasal? Huwag na muna. Huwag na muna. Okay naman yung mag-boyfriend muna. Tsaka sa mga women naman ngayon, lalo na yung mga kayo. Di ba? Nung araw, nung mga panahon namin, pag 25 years old at wala ka pang asawa, parang, ang tanda mo na, wala ka pang asawa. Ngayon, iba. 30, 31, 32. Di ba? Pero sabi ni Julia, gusto niya maging young mommy kasi para maalagaan niya. Ah, really? Hindi ko alam. Ay, hindi ba maging idolo na? Gusto ko. Tagal ko na nag-aantay. Ang dami kong anak na pwede nung mag-anak. Ayaw pa nila eh. Kay Julia, gusto mo na. Ah, kay Julia, okay. Sabi mo kanino? Hindi, hindi ko sinabing huwag mag-anak. Sabi ko, huwag muna magpakasal. Okay. Hindi yun nun. Ah, okay. Hindi ka ready mag-send off. Oh, yeah. Anong mo sa career naman ni Julia? Yung movie niya. Updated ka ba? Pumunta ka sa movie niya. Pala niya yung movie niya, sir. Nung premiere, hindi ako natuloy ng premiere. Gusto ko sa... Yes, maganda yung pelikula. Tsaka matured na si Julia. Malalim na siya. Pero ever since naman, magaling talagang artista si Julia. Kahit nung bata pa, walang kapalit, palos. Galing talaga. Eh, yung sa pagpapasexy ni Julia, nung naging reactor? And why? Ayoko. So, friends, ladies and gentlemen, so it doesn't...